Yung character kasi ni Kapitan Tiago, masyado siyang sunod-sunuran ba kay Padre Damaso at kay Padre Salvi. So parang nare-represent din niya sa ibang mga Pilipino natin na walang prinsipyo, para bang walang sariling paninindigan. Yung karakter kasi ni Kapitan Tiago, masyado siyang sunod-sunuran ba sa kay Padre Damaso at kay Padre Salvi. So parang nare-represent din niya sa ibang mga Pilipino natin na walang prinsipyo, para bang walang sariling paninindigan. So yung nalaman lang niya na naging sunod-sunuran siya na dahil lang doon sa kanyang kabuhayan, doon lang siya umaasa, kasi parang hindi dapat na gano'n ang mangyari sa atin na maging sunod-sunuran lang para lang makaangat tayo sa ating kabuhayan, di ba? So nung nalaman ko na hindi ko pala tunay na anak si Maria Clara, doon ko lang nalaman na na-realize na dapat pinaglaban ko yung aking paninindigan sa sarili. Hindi pa kasi naipapalabas yung pinaka-highlight nung role ko. Pero masasabi ko siguro yung confrontation ko with Padre Salvi at saka kay Tirso, kay Padre Damaso. Yung nalaman ko na hindi ko anak pala si Maria Clara. Siguro yun yung pinaka-highlight. Pero yung mga previous scenes ko lang, puro sunod-sunuran lang ako kay Padre Damaso, kay Padre Salvi. So dito yung magiging, ano na ako, yung sobra na yung eksena na talagang hindi ko na nakaya. Siguro si Padre Damaso, kasi gusto ko rin matutunan naman yung pagiging kontrabida niya at saka yung pagsasalita talaga ng Spanish na tuloy-tuloy. Idol ko rin yan si Tirso.